Hello mga ka-channel, welcome back again to my channel. At kung bago ka pa lang sa aking channel, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell button para maging updated ka sa aking mga sumusunod na mga video. So sa video pong ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-renew ng ating license. Renewal of license sa Professional Regulation Commission. So, dito sa amin sa Davao City, so kapag mag-renew ka sa license mo, so you have to do a online appointment. Magpapabook ka ng appointment mo or magpapabook ka sa website ng PRC. So, kung meron ka namang load and marunong ka namang mag-research about sa website ng PRC, okay lang din po yun. Kasi may website po ang PRC. So, sa amin po ay nagpapa-online appointment kami sa mga computer shop kasi para mas madali, para kung mahirapan kami, mas better na lang din doon sa computer shop kasi alam na nila. So, meron lang silang tinatawag na renewal fee during sa online appointment natin sa PRC kung magre-renew po tayo. So, magbabayad tayo ng, nakalimutan ko na po, but I guess it's 430 or 450. Basta mag-prepare na lang po tayo ng 500 pesos para sa ating renewal fee. And then, ano ba ang dapat nating dalhin sa computer shop or kung magpapa-online appointment tayo sa computer shop, ano ba ang dapat nating dalhin? So, ito po ang mga dapat nating dalhin. So, una po dyan ay yung old ID po natin sa PRC, yung license ID natin. And then, magdala po tayo ng one by one na picture kasi hihingin po yan sa atin ng, mag-assist sa atin. So, ayun. And then, i-ready natin yung ating renewal fee. But, depende pa rin po yun kung may mga available na mga date na gusto ninyo. Kasi, hindi kayo makapag-decide sa sarili lang ninyo. But, magdidepende pa rin kayo kung ano yung slot na available or ano yung date available na meron pang slot. So, kapag kapag para sa inyo matagal na yun, so maghanap kayo ulit, hindi na po siya kahit meron din pong PRC sa iba't ibang lugar kung gusto, pero malayo na rin siya dito sa amin, so mas pinili namin kahit na malayo yung date ng renewal namin, nagpa-book kami December 17, tapos yung date ng renewal namin is ang date na slot na available ay January 17. So, ginrab na lang din namin kaysa aabot pa sa point na mas malayo, mas tatagal pa siya. So, better na i-grab nyo na lang kung merong available na slot. Kasi minsan, wala talagang available na slot pa. So, ayun. Kasi sa daming nag-renew. So, kung teacher ka or siguro sa ibang kahit na license ID, pwede rin yun. Lahat naman kailangan talaga online. Ang pwede lang mag-walk-in yung mga frontliners or yung mga nurse siguro, kasi sabi doon kapag mag-walk-in yung mga frontliners lang talaga yung parang ini-entertain nila. So, kailangan talaga mag-online appointment pagdating sa pag-renew ng ating license. So, meron kami binayaran sa computer shop yung service nila, binayaran namin yung 100 pesos sa computer shop. Maghanap lang kayo ng computer shop na nag-offer ng service na magpapa-book or magpapa-online appointment kayo sa PRC. So, ayun. And then, pagkatapos niyan, pagkatapos magbayad, pwede magbayad through GCash and pwede rin magbayad sa 7-Eleven. And then, ang bahala na lang doon is yung mag-assist sa inyo. Pero kung kayo mismo yung nag-online, pwede rin doon kayo mababayad sa GCash or pwede siguro yung ibang mga online na mga payment, pwede din doon.
Basta as long as importante dun is yung resibo na nakapagbayad ka. So, bumalik kami sa online shop, tapos sinabi niya, babalik nila kami para kunin namin yung hard copy namin kasi ipiprint niya yon, ibigay niya sa amin kasi yun yung dadalhin namin sa PRC. So, nung nakuha na namin, doon na lahat ng information namin, lahat ng information kasi tatanungin kasi sa computer shop yung mga information na tatanungin sa'yo, and then ayun, binigay na sa amin, tapos doon na nakikita yung schedule namin kung kailan yung date na pupunta kami sa PRC, and then makita rin din yung time kung anong oras kami pwedeng pumunta, but sa amin 10 a.m. So, mas pinili namin pumunta ng mas maaga. So, dito sa Davao, located ang PRC dito is sa Ecolon Drive sa Davao City. So, yun. Punta kami doon. Then, dinala namin yung papel na galing sa, na binigay sa amin, na hard copy na pinrin, na nagpapatibay na nakapag-online appointment ka na. So, meron ka ng picture doon. Meron din picture na kalagay doon. Kasi, tawagin, na-scan na yung ID namin, ang picture ID. So, pagdating doon sa PRC, mas madali lang siya kasi pagdating doon, minsan yung iba, na ano sila, tawag nito, na de-deceive sila, or meron mga taong lumalapit sa kanila, pagdating nila sa PRC, lumapit sa kanila, tapos nag-ask kung meron na ba silang ganito, ganyan. Kapag nakapag online appointment na po kayo, reminder lang po is, huwag na kayong mag-entertain sa mga tao na nasa labas kasi diretso na lang kayo sa mga windows niyan. Tuturuan lang kayo ng guard kung saan kayo pupunta na window. So, huwag na po kayo mag-entertain sa labas kasi katulad siya na sa nakausap namin, parang na-scam siya kasi ano daw, kailangan pa niya mag-ganito, ganyan. Nagbabayad siya, nagpapa-ID pa siya doon kasi kailangan daw yun. Pero hindi na kailangan kasi yung pinasa mo na ID sa online appointment mo sa website sa PRC, yun na yun. So yun, pupunta ka na lang, ang tatanungin mo na lang doon is yung guard talaga yung tatanungin mo. And then, so pagdating mo doon, so better din before ka umalis or sa bahay ka pa lang, mag-photocopy ka na ng old ID mo, ng license mo, ng old license ID mo, mag-photocopy ka na kasi required yun doon. Tapos ipapakita mo yung old na PRC ID mo. Ang tanong ko, meron po ba tayong babayaran pagdating natin sa PRC? Ang sagot ko po ay wala na po. Wala na po tayong babayaran pagdating natin doon. Ibibigay na lang po natin sa window kung saan sinabi ng guard, kung saan tayo pipila. So, ayun. Ibibigay na lang po natin yun doon. Pati yung photocopy ng old license ID natin. And then, ang tanong, another question is, manghihingi ba sila ng CPD? Sa amin po, wala po. Hindi po kami hinihinga ng CPD. Yun lang po ang ginawa namin. Pagdating namin doon, binigyan namin yung copy na nagpapatibay na nakapag-online appointment kami, and yung photocopy ng old PR, ng old PRCR license ID namin. So, yun lang po. And then, upo kayo ulit, and then tatawagan kayo, and then, pagtawag sa inyo, ibibigay na yung ID mo. Yung ID mo na talaga. Yung bagong ID mo. Tapos, meron ka lang paper man doon na na-claim mo na yung ID mo. So, that's it po. So, wala na pong ibang problema. Mas maganda na proseso na ngayon kaysa before na pupunta talaga tayo sa PRC at doon tayo doon tayo pipila. Talagang doon pa tayo magtatanong kung ano yung mga kailangan, ganun. So, doon sa online appointment, mas madali na siya. Kasi, dadali mo na lang doon, and then, hawakan mo na yung ID mo. And then, pumunta kami doon ng mga, siguro 8 a.m. Dumating kami doon. And then, nakauwi na kami mga siguro, hindi na siya umabot ng 1 hour, ganun. Parang ganun, mga 30 minutes lang, ganun. Tapos, nakauwi na rin kami. So, ayun po, mas mabilis na siya kaysa noon. So, kung sa lugar ninyo po, mag-ano lang kayo, magtanong-tanong lang kayo kung sino yung nag-a-assist ng PRC renewal or licensing renewal ng mga computer shop. Kasi mas madali yan. No hassle po talaga. Kasi meron na kayong
appointment, makakapag-book na po kayo. Itatanong na kayo kung ano yung available na slot. So, ayun po, sana po ang video kong ito ay meron po kayong natutunan, meron kayong nakuha at makakatulong po sa mga mag-renew pa lang ng kanilang license ID or mag-expire na ng mga license ID. Yun lang po. Sana po ay nakatulong. So, salamat.